Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating dito sa simbahan ng San Padre Pio. Bago natin simulan ang pagdiriwang ngayong linggo ito, pinapaalala lang po sa mga kinauukulan na ipakisarap o ilagay sa silent mode ang mga cellphones natin. Ngayong linggo ay ipinagdiriwan natin ang ikalima na linggo ng Kwaresma, taon pa. Ang ating punong selebrante sa hapon ito ay si Padre Aloy Funtila, pastor dito sa simbahan ng San Padre Pio, kasama si Deacon Wayne Turalba. Tumayo po ang lahat at mag-iisa sa pag-awit ng awit pambuhay. Oh.
Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan na nakalap sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagpunsod upang mahalin niya ang lahat at upang pusa niyang pinako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaraanan, sa iyong pag-alay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipag-ipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng ipang ginawa ko sa kanilang mga nanuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Pagkat sumira sila sa kasunduan namin, netyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong ipan sa Israel. Itatalin ko sa kanilang kalooban ang aking kaunsan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakilat lamang, ay makakakilala sa akin. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na bubulitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos.
upang sa aking sumunod ay tunay na itatampok sa kaligayahan lubos ng mahal na anak kong Diyos. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea, at nakiusap, "Ginoo, ibig po namin makita si Jesus." Sinabi noon ni Felipe kay Andres, at silang dalawa'y lumapit kay Jesus at ipinalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na napapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito, ay siyang magkakaroon ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagaba. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasan ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako napangito upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan." Isang inig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito at muli kong parangalan." Narinig ito ng mga taong nagun at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, "Nagsalita sa kanya ang isang anghel." Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig itong tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng Kwaresma ay nakikita natin na tayo ay parang naglalakbay na sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Pero kung paano natin ito makikita sa ating buhay, ano ba talaga ang sinusundan natin sa ating Panginoong Jesus? Siguro sa iba sa inyo ay nakarinig na ang kwentong ito. At ang kwento ay tungkol sa isang matandang lola na nagsasabing siya kung ililibing ay may dalawang hinihingi sa kanyang mga kamag-anak. Ang una sa lahat ay kung pwede daw sa kanyang kanang kamay ay hahawakan ang isang Biblia. Ang mga nakikinig ng mga kamag-anakan ay umayon sa sinasabi ng matandang babae. Pangalawa, sabi niya, "Sa aking kaliwang kamay, ang hihilingin ko sa inyo ay ganito.
Gusto kong ang aking kaliwang kamay ay nakahawak ng tinidor. Sabi niya, Lola, sa lahat ng nanghihilingin ninyo, bakit tinidor pa? At sabi niya, hindi ba niyo naaalala na ang bawat isa sa atin, pag tayo ay namatay, tayo ay pupunta sa langit, sabi niya. Hindi ba kung kayo ay inaanyayahan sa isang piging o sa isang kainan, ang pinakahuli sa lahat ay ang pagkain ng dessert. Kaya ihahanda ko na ang aking tinidor para sa mga dessert sa langit. Pero sabi niya, hindi baga ito ay isang paalala din para sa atin na ang pinakamasarap, pinakamaganda sa lahat ng ating tatanggapin ay nasa huli. At iyon ay makikita natin, makakasalamuhan natin, at sa wakas ay makikita natin ang Panginoong Diyos. Kaya nga ang tinidor ay paalala na ang huli ay ang pinakamaganda at pinakamasarap sa lahat ng bagay. Isa rin sa mga manunulat ang nagsabi sa atin, si Scott Peck, na ang sabi, kung minsan tayo sa ating buhay ay palaging naghahangad na ang mga magagaan, mas masasarap na bagay ang siyang mangyari sa ating buhay. Yung mga paghihirap, yung mga pagsulok, ayaw natin harapin. Ang paalala niya sa atin sa kanyang pagsusulat ay ganito, gawin ninyo ang lahat ng mga pagsulok sa inyong buhay. Harapin ninyo ang mga mahihirap na bagay na dapat ganagawin. At dito ay matututo kayong lahat na kung paano natin bubuhayin sa ating pag-araw-araw na buhay at kung paano natin haharapin ang tunay na pagsasabuhay ng katulad ng pagsasabuhay ni Jesus ay hinaharap niya ang pagsubok na walang adam-adam sapagkat alam niya na ang ating Panginoon ay naroon palagi upang tayo ay tulungan. At sa bandang huli, ay tatanggapin natin ang mga magagandang bagay. Kumbaga, tatanggapin natin ang mga dapat na mangyari sa ating buhay. At walang iba kundi ang ating mga biyaya na tatanggapin sa langit. Kaya nga, ngayon pa lang ay dapat sanayin na natin ang ating sarili. Sabi nga ni Father Orbos kanina sa kanyang homily, sabi niya, ang dapat na mangyari sa atin ay dapat mauna si Jesus sa ating buhay na isang halimbawa para sa ating lahat. At paano na kung gagawin? Ang sabi niya, tumigil tayo sandali. Tumigil tayo! Sapagkat kadalasan, dire-diretso tayo sa ating paglalakbay sa ating sariling buhay. Ang iniisip natin palagi ay ang ating sarili. Iniisip natin palagi ay makamit natin agad-agad ang gusto nating mangyari sa ating buhay. Ang sabi niya, tumigil muna tayo. Sumandali ay isipin natin ano ba ang ating hinihintay mangyari sa ating buhay. Pagkatapos, sabi niya, ang susunod ay nagagawin natin ay umatras tayo. Umatras tayo upang si Jesus ang manguna sa atin at makita natin ang tunay na landasin ng ating buhay na siya ang unang magpapakita sa atin kung paano tayo dapat nagrumato sa ating mga kamag-anak at sa mga kaibigan at paano natin ipapakita sa kanila kung ano ang dapat ng paghahanda upang sila ay tanggapin natin ng isang tunay na Kristiyano. At iyon ay pinakita sa atin ang ating Panginoong Diyos. At pangatlo, sabi niya, lumabi ka muna.
itamsam tabi mo katulad ng sinasabi ng ating Ebanghelyo ngayong araw na ito. Ang tao hindi marunong mamatay at ialay ang kanyang buhay ay hindi magkakaroon ng tunay na pagtubo ng bagong alaman na kung saan magkakaroon ito ng mayabo ng mga prutas pagdating ng tao ng kahulihan. Nang ibig sabihin para sa atin ay tumabi tayo upang makita natin at isang tabi natin sa ating mga sarili ang mga bagay-bagay na dapat nating gawin at isipin. At doon ay sasabihin natin na ito ang mga nangyari na makahulugan sa ating buhay. Ngayon ang tatanoy ko po sa inyo, paghahanda ng Kwaresma, nasaan na po ba tayo sa ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma? Hanggang doon na lang ba tayo sa sinasabi natin pagdarasal at pag-aayuno? Yun lang ba ang nangyayari sa atin? O ngayon pa lang ay binubuhay na natin ang tunay na bagong balita na sinabi ng Panginoon sa atin. Kaya nga kung minsan sinasabi natin ang bagong balita o ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hanggang ngayon ay bago pa rin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon kasi wala pa po nakakarinig sa atin, madalas hindi pa po natin sinusundan. Kaya nga, sa ating paghahanda sa panahon ng Kwaresma, sana ay may sa buhay natin na tayo, bawat isa sa atin ay tinatawag na sumama sa ating Panginoon. Patayin ang sa atin sarili nating krus, dalhin ang ating sarili krus. At sa ating pagdadala at pagbabata ng ating krus, ay masundan natin ang ating Panginoon sa buhay natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo tayo lahat at sabay-sabay natin dasalin. Sumasampalataya sa Diyos sa mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Cristo, isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat. Pagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Maria ng Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ibinahan sa krus, mamatay ang Pilipin, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao na may katulong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulutok sa kanan ng Diyos. Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at upong sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ang mga ako sa Diyos Espiritu Santo sa padalasing bahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Mahamalit sa pagdidipong ito, sa bukod ng pag-ibig ng Diyos, tayo ngayon manalangin sa Kanya para sa mga pangangailangan at kahilingan ng isang katapuhan. Ang ating puntuhon, Panginoong Yesus, digin mo ang aming manalangin. Panginoong Yesus, digin mo ang aming manalangin. Para sa lahat ng kasapi ng simbahan sa buong daigdig, nawa sila'y maging kapanipaniwalang saksi sa pag-ibig ng Ama para sa lahat. Padalangin tayo. Panginoong Yesus, digin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, ating Obispo, at mga purang paroko, naway mong giting silang magtega sa kanilang pagdiringkod sa harapan ng mga kabiguan at iba't ibang kahirapan. Padalangin tayo. Panginoong Yesus, digin mo ang aming panalangin. Para sa lahat na nag-iis na pahirap alang-alang sa kaharian, naway malatili silang tapat sa kanilang kapangapuan, sa katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, tigil ko ang aming panalangin.
para sa mga pinanghihinaan ng loob o ng dadalamhati. Nawa maiakip at mapag-isanda ang kanilang mga diisip sa mga hirap at sakit ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, sigin mo aming panalangin. Para sa lahat na nagsusuhong ng sariling buhay, sa pag-anib upang ipalaganap ang Ebanghelyo, naway makagningas nila ang buong simbahan sa pamamagitan ng tatak at katatagan bilang misyonero. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, sigin mo aming panalangin. Para sa mga sumusunod na intensyon ng misang ito, lalo na para kina Clara Montano Mantilla Jr., Arvin Basa, at para sa lahat ng ating mga parokyano. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, sigin mo aming panalangin. Tayimik natin ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Panalangin tayo. Panginoon Jesus, tigil mo naming panalangin. Panginoon Jesus, pinagtibay mo ang bagong tipan sa pamamagitan ng iyong pagkamatay sa krus. Bigyan mo kami ng kinakailangan naming lakas at pananampalataya upang malampasan namin ang lahat ng pagsubok ng kasama mo hanggang sa uling saglit ng aming buhay. Ikaw na mabubuhay na kaari ng walang hanggan. Amen. Sa kanyang igramay sa sangkatauhan,
kami kanyang pinag-iisamahan upang may pagdiwang ang mga maiwan, ang mga paiwanin ng iyong pagmamahal na sa amin na bumubuhay. Kaya kaysa ng anghel na nagsisiyawit ng pag-uwi sa iyo ng walang hanggang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ay isang katawan, ay isang diwa kay Kristo.
Ikaw ay nawa, kami nawa ay gawin niyang handog sa habang panahon na katalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa na ina ng Diyos, ang mga nabiring Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni Padre Pio, at ng kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikipusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ay aming pinagkakasundo sa iyo at pagbunganawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at tag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama na iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo ni Blas, ang tanang mga obispo at buong kapalian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na manyo'y tinitipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, upupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin iyumaw at ang lahat na lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay maasang makakarating sa iyong piling at sama-sama ang katamasa sa iyong kaningningang walang mali. Sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabuluhan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng karangal at pag-uwi ay sa iyo, Diyos ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Thank you.
Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming kakasala. Pagkalooban mo kami ang kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay lagi sa atin. At sumayin, magbigaya tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
few announcements. Dalawan po natin ang mga estudyante ng St. Peter's School sa kanilang reenactment ng Healing Stations of the Cross sa Martes Santo, ika-26 po ng buwang kasulukuyan, alas 2 ng hapon dito po sa simbahan. Sa susunod na mga araw, Miyerkules Santo, Marso 27, meron po tayong Tenebrae or Service of Darkness, alas 7 ng gabi. Ang servisyo nito ay ang pagbasa ng mga salmo at iba pang passages sa Biblia at ang unti-unting pagpatay ng ilaw ng kandila at ng simbahan para preparasyon po sa ating freedom. At sa susunod pong araw, Webe Santo, pagkatapos po ng ating servisyo sa Luminginoon, meron po tayong Seven Churches Visitation. That's March 28, sisimula po ng mga alas 8:30, pagkatapos po ng Thursday, Holy Thursday service. $25 po kada tao. Kung gusto po ninyo sumama, magpa-reserve po kayo sa parish office. At sa Biyerne Santo naman, alas 12 ng tanghali, yung Religious Education Program po ay naging sponsor ng Walking Stations of the Cross. Magsisimula po ito sa harap ng simbahan at maglalagad po sa ating kapaligiran at hihin po sa bawat isang Living Station of the Cross. Para po sa iba pang mga mangyayari sa Holy Week, at parish information, at tingnan na lang po natin ang ating bulletin at ang ating pong website. Sa Easter Sunday po, meron din po tayong Easter Egg Hunt at may 2,000 Easter Eggs ang hanap po ito ng isang taon. Kaya ngayon, nag-iingin po kami ng contribution. Itlog na walang laman, itlog na may laman. O yung ilalaman sa inyo. Bibigay na lang po sa parish office o sa school office. At kung interesado naman po kayo na pampayo kay Father Aloy sa tatang desisyon na simbahan, mahirap po ba copy ng parish pastoral council na magdala po sa po ng terminal. So kung interesado po kayo, pakisabi na lang po kay Father Aloy. Kung gusto nyo mas mapakinggan maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama namin, pagmahal, kaming nagiginabang ng katawan at ugo ng Diyos, Diyos Anak, ay makabilang nawang lagi sa mga kaanib niya, sa pamamagitan ng kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magpalaan tayo ng Panginoon ng Diyos. Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.